Hi guys, it's me, Rizelle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, panibagong araw po ng pakipagsapalaran natin dito sa gilid pagkatapos ng bagyong Pepito. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So, ito na mga idol. Nandito na tayo ngayon sa gilid ng dagat at mag-start ng mag-aryanan ng bat si Oshino. No? Ito na. Testing muli natin. So, tingnan natin kung ano maging resulta itong pag-aryan natin dito sa gilid pagkatapos ni Bagyong Pepito. Yan, low tide na. At kalmada naman ang ating kapaligiran. So, hindi pa rin tayo nagbalak na ma-out ngayong madaling araw. Bali, makikiramdam tayo nito kung pwede na tayong lumaut ng hapon. Bali, madami kami dito. Meron dalawang grupo na naghihila dyan sa gilid. Sigurado nahilaan na rin nila itong spot na area natin na ito. So may lambat na rin tayo na daanan doon sa pwesto natin. Ayan, dito tayo area. Ito, hawakan natin itong pinakadulo para... Ah, saan? Para may pabahay. Para hindi sumunod kay Oshino. So magagawa daw siya ng pabahay dito. So, ganun pa rin. Ang area niya ay palaot. So, ito, nakita niyo, merong naiwan na mga ilang pataw na lambat dito sa akin na hindi pa naka-area. So, gagawin daw niya ito ng pabahay dito sa may gilid natin. Ito pa rin yung galing nating lambat, yung ating lambat na panggilid o upgraded 3-fly net. Bale, itong area natin na spot ay hindi na masyadong mababaw. Bale, lagpas hita ko na. Nilalim niya. Gawa na may lambat na yung dinaanan doon sa medyo mababaw. Ay adjust tayo dito. Dito naman kami nag-area. Ito, gawa na naman pabahay si Oshino. May nauna sa atin dito. Si Kuya Sunny, wala pa daw siya nakukuha. Alas 4 pa lang. Naka-area na siya. So, tingnan natin yung magiging journey natin dito sa araw na to. May bawas pa nga. Ha? May bawas pa. Yung mga lapis. May ano yun, may masamang tubig. Oo, masamang tubig yun. Kasi may mga helicopter. So, ito, nandito tayo ngayon sa pwesto at tingnan natin kung ano yung pwede kong gawin. Titingnan ko kung makakapangilaw ako. Pero parang malabong magkaroon ng hipon dahil may naghihila dito sa gilid. Yan, yung grupo na yan na may ilaw dyan. So, dalawang grupo sila. Ayan mga idol. May hila-hila si Oshino sa fishing rod niya. Nakahuli daw siya. Asaan na? So yan, wala kaming dalang gancho kaya hinila na lang ni Oshino. Ayan! So, video mo rito. So, dito. So, yan, video mo dun. Ayan o. Oh. Ang galing. Wow! Wow! Ayan! Ang galing! Laki asuko, no? Galing! Ayan o. Yes! Galing, galing! Wala tayong gadyo ito! Hinila na niya pag-ilid! Sulit! Yan ang gamit natin! Galing, hinila! Asan yung lure mo? Yung lure mo? Ayan! Ayan yung lure niya, oh, mga idol! Laki, oh. Yes, galing! For the first time! Sarap pala sa pakiramdam! Ayan ang huli natin!
So yan, nakahuli si Oshino sa kanyang fishing rod na malaking asugon. Dahil walang gancho, inila na lang natin patabi. Ayan o. Galing. Ang galing, sulit na tayo sa ulam. Pero may dala tayong lambat mga idol. Hindi pa natin na-check kung may laman na. Ayan o. Ang lupit. Saan lagyan mo niya lang? Nakadali din. Laki dyan o. Master ka na, Han. Master Oshino. Ayan, meron na siyang na-unlock. Inila ko na lang patabi. Meron na siyang na-unlock mga idol. Hindi ba ganyan dapat pa ganun? Patusok. Ay, ala. Ay! Walang gancho eh. Ay, lalagay sa ating lalagyanan. Ayun. Galing. Puta, walang gancho. Lagi ko nga patabi. Huwag ka mag... Ay, nakahuli siya na asugo. Ang dami kasi eh. Oo. Lucky. So, hindi siya kasya sa lalagyanan. So, kaya lang siya kumasya kasi di naluktot. Ayan o. Ang dami sisihaban niya. Wala akong gancho. Galing. Hindi natuloy bumubuka yung bibig niya kasi nakashoot na siya yan sa lambat natin. Ayan o. Ang galing. So, ayan na mga idol. Inaangon na ni Oshino yung ating lambat. Ayan, medyo tinanghali tayo dito sa dagat. Gawa ng nalibang ang iyong lingkod sa pangunguha ng tahong. Ayan yung mga kasama namin naglalambat kanina ay nagsiuwi na. So, piraso lang din yung huli nila. At tayo, so ito yung ating mga nakuhang tahong. Ayan, si Oshino magtatanggal ngayon doon. Han, sasama na rin dito yung tahong. Diyan sa ano? Isda? Lagay ng tahong lang. O, ilalagay sa plastic. Lagay nila sa tahong. Lagay mo nga doon. Ay, hindi na ganang ko mga idol ng bato yung ating ang tawag doon han, isda doon na malaki. Asugon. Yung asugon natin kasi butas pala itong sako natin at gagamitin ko yung ating lalagyanan. Ayan, para safe na safe siya, nilagyan ko ng bato. Wala talaga siyang kawala. So yan yung, yung kinuha nating tahong na yan. Nanguha din pala si Oshino habang nangangawil siya dun sa may bandang laot. Gagawin natin dyan ay i-adobo natin. So sa pag-adobo niyan, kailangan lang talaga matyaga ka dahil ihimayin yan. Ayan, pero napakasarap naman po mga idol. Ayan, dahil may mga talipit o yung mga talabang maliliit yung ating tahong, ganyan yung way nung paglilinis para madali siyang matanggal. So, iba pa yung gagawin na paglilinis mamaya bago siya iluto. Pero yan yung pinakaunang way ng paglilinis para matanggal yung mga talipit nung talaba. At ito yung ating mga huli sa ating lambat. Makapaksiw na rin tayo. Binigyan pa rin tayo ng pang-ulam na pamaksiw. Ayan, mahina ngayon. Ang dami namin naglambat dito kanina. Hoping sa bangus, walang bangus. Hoping sila sa bangus dahil nga noong nakaraang araw ay nakakakuha tayo ng 2 piraso na malalaki. So sila hoping din. Pero sad to say, wala rin kinuha. Napakadalang ng isla ngayon. Kaya yun, nauna na sila. So nauna sila sa amin kasi nalibang lang kami ni Oshino sa ano, si Oshino busy sa kanyang pangangawil. Ako naman busy ako diyan sa batuan na yan dahil natuwa ako, ang daming mga tahong. So karamihan sa kanila eh medyo maliit pa, pero pinili na lang natin yung ating kinuha. Kaya medyo natagalan ako. Ang sakit nga lang sa daliri. Pero kapalit naman nun ay isang masarap na ulam. Ayan oh, ang gaganda ng size ng ating banak. Ang bali, maganda na yung panahon. So meron pa rin mga scattered clouds sa kalangitan. Pero sumikat na si Haring Araw, ayan na. So sana wala nang bagyong pumasok. Kawawa yung mga pinagdadaanan niya.
At tayo'y makapagsimula na muling makapaghanap buhay. Ayan, hindi naman tayo kasi pwedeng magdire-diretso kapag ganyan may masamang panahon. Ayos din naman. Napakadami nating pang-ulam. Tapos eh, naka-unlock pa si Oshino ng asugon. Napakaganda. For the first time. Napakagandang birthday gift sa kanya ni Haring Dagat. Pinaranas tayo ng kagat ng asugon. Ayan. Happy birthday po, Oshino. This one's just for you. Ayan, birthday po ni Oshino ngayon at binigyan siya ng magandang regalo ni Haring Dagat. Nakapag-unlock siya ng isang asugon. Sana sa susunod, kasi laki ko na. Hindi na ba asugon yun? Ayan, wala na. So, lilinisin na lang yung lambat natin na yan. Then, uuwi na tayo. So, eto na. Let's go na. Ay, shit. Ayan, pack up na tayo. At tayo magpiprepare pa ng ating lulutuin na pang-ulam. Dito na tayo ngayon sa bahay. At eto lahat yung ating nahuli. Ayan yung nahuli ni Oshino sa kanyang fishing rod. At ito naman yung ating makisda na nahuli sa ating lambat. At itong tahong ang kinuha ko sa batuhan. Ayan, dahil mag-i-spicy adobo tayo. Ayan, matagal ko kasing nire-request na kay Oshino yan. Noong nakaraang huwa kami ay ginawa naming tinola. Dahil yun daw yung gusto niya. So this time, ako naman yung masusunod. Spicy adobo ang gagawin natin dyan. Alright, sulit na naman po yung ating madaling araw na pagising na binigyan tayo ng napakagandang biyaya. So, ayan po mga idol. Isa na naman pong napakasayang fishing adventure sa gilid ang aming nagawa ni Oshino. Dahil binigyan na naman tayo ng isang malaking asugon na huli niya sa kanyang fishing rod. Ayan, sa ating lambat naman ay hindi rin naman nagpabaya dahil meron din naman tayong siguradong pang-paksiw doon. At syempre, nangwa din tayo no ating seashell o yung ating tahong. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabaan pong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all, and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.